Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mamayang gabi, mababawi mo sa kanya ang corona. Pinasasalamatan ni Sonia si Jake dahil sa pagligtas nito sa buhay ni Hope at malaking sakripisyo ito para sa pamangkin niya. Sumagot naman si Jake na walang anuman yon basta't para lang din sa kapatid niya. Natuwa naman si Sonia kay Jake dahil sa pagmamahal at pag-aalaga nito sa kanyang kapatid kahit na bago pa lang niya itong nakilala. At maliban doon ay hindi na nagpapahalata pa si Sonia na alam na niya ang totoo. Pinanghahawakan ni Jake ang sinabi ni Avelle sa kanya noon na may mga bagay na kapag alam mo na tama ay kailangan mo itong ipaglaban. Sa pagpapatuloy ng kwentong ating inaabangan gabi-gabi ay pinapatawag ni Cesar si Avelle at inutusan ito na inligpit na si Marissa. Humingi naman si Avelle ng kunting panahon pero ayaw na makinig ni Cesar sa kanya dahil kinuha daw siya nito para sumunod sa utos at hindi para umapila. Sa kabilang banda, dinaana ni Aling Lusing ang opisina ng Sinedosa para bigyan ng kakanin ang mga empleyado nito pero hinarang naman siya ni Belen at kinontra dahil hindi umano karinderya ang opisina nila. Bumwelta naman si Aling Lusing dahil hindi umano siya kagaya ni Belen na matapobre at ang tawag sa ginawa niya ay pakikisama. Sa puntong ito ay napahiya si Belen kaya lumapit na naman siya kay Cesar. Pag dumating ang tamang panahon, siya naman ang ipapahiya ko. Sumagot naman si Cesar na huwag na ito mag-alala dahil mamayang gabi ay mababawi na daw ni Belen ang corona. Sa pagkakataong ito ay sobrang naguguluhan na din si Avelle kung dapat ba niyang sundin ang utos ni Cesar o ipagtanggol ang babae na mahalaga sa kanya. Naaalala niya ang unang misyon na inatas ni Cesar sa kanya noon. Walang iba kundi kunin ang loob ni Marissa. Naging parte ng kanilang plano ay ang sindakin si Marissa. Nang sa ganon ay maghahanap ito ng bodyguard at dito na mag-uumpisa ang mga plano nila. Lahat ng pananakot at pagtatangka sa buhay ni Marissa noong nakaraan ay planado. At ginagawa ito ni Avelle para mas lalawak pa ang pagkikitungo niya sa organisasyong kinaaaniban niya ngayon. Nang sa ganon ay unti-unti niya ring malalaman kung sino ang pumaslang sa kanyang mga magulang. Malalaman ko rin kung sino pumatay sa inyo. Ano kaya ang mas mabigat sa puso ni Avelle? Pagtatanggol kay Marissa o hostisya para sa mga magulang niya? Abangan! Tutok lang mga kapatid at huwag masyadong paapekto sa mas tumitinding tagpo at kaganapan dito sa teleseryeng ating sinusubaybayan gabi-gabi. Ang sa iyo ay akin. Maari po kayo mag-iwan ng komento para sa inyong reaksyon at opinion. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong suporta at palaging panonood sa ating mga fan-made videos. Sana kung bago ka lang sa channel na ito ay huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe para maging updated pa sa mga susunod na kaganapan.